Natulog kayo nung walang kain? Walang kain. Yung tira pong kain namin, sila na lang po yung pinakain namin. Tapos kayo? Hindi na po, natulog na lang po kami. Nang dahil sa pagkabulag ng kanilang ama sa kanyang dating trabaho na siyang pinagsimulan ng kanilang matinding paghihirap. Bakit hindi ka nag-iyak? Hindi naman. Bakit sanay ka na? Kawawa naman. Sanay na nagugutuman. Ano bang gusto mong kainin? Halos madurog ako nang marinig ko ito sa bata na sa simpleng kanin lamang eh masaya na sila dahil ito yung madalas na wala sa kanila. Dahil yung pagpapawid lamang ni Dayan ang bumubuhay sa kanila. Naawa po ako doon sa mga kapatid ko. Yung ano nga po, kapatid ko nga po maliit, wala na po na ano kay mama, nabibigat. Hindi nga po nagkain si mama. Dalawa. Hello. Maraming kong salamat. Sa mga manonood natin, magandang hapon sa inyo. Makita nyo kami ni Rans ngayon ay, makita nyo, basang-basa kami ng ulan. Dahil habang nagbabiyahe kami papunta dito kina Dayan ay inabot kami ng malakas na ulan kanina. Nakisilong kami dun sa may kubo pero pag andar namin at medyo mahina na, ganun pa rin. Nasa kalsada, inabot na naman kami ng ulan. Kaya diniretso na lang namin, okay lang. Kasi medyo malayo to, malayo yung biniyahe namin ni Rans para makarating dito kina Dayan. Marahil ay limot na ito ng iba pero si Dayan yung may tatay na nabulag dahil sa kanyang trabaho at siya yung bata na sa murang edad ay siya na yung bumubuhay sa kanyang pamilya, sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, sa kanyang mga kapatid sa kanyang murang edad. Kaya andito kami ngayon para muli siyang kamustahin dahil nung nakaraang bagyo nakita naman natin kung gaano kalakas yun dito sa Bicol. At pangalawa ay yung mga nagpaabot din, shoutout sa kanila. So, ngayon sinusubukan kong hanapin yung mga yung pangalan. Walang signal pala dito, hindi ko alam na walang signal dito. So, hindi ko mahanap. So, may nagbigay sa kanya noon pa bago pa kami pumunta ng norte, may nagbigay sa kanya. At saka kahapon yata 'yon. Kaya tara, sumahan niyo kami. At ibibigay din natin 'yon at siyempre, nandoon na din yung kamustahin natin sila. Kanina, bago kami dito pumunta, tumawag ako dito sa contact natin dito sa kanila. Nasabi ko nga ay kung nandito si Dayan at sabi hindi daw pumasok, hindi ko alam yung dahilan. Sabi ko wag na lang munang paalisin at pupunta nga kami. Okay. Sana hindi nga umalis kasi ang tansya namin na darating kami alas 12 ng tanghali pero ngayon 3 PM na dahil nga sa ulan. Stranded kami ng ulan. Opo. Po. Tay. Po. Nandito pala si Dayan. Magandang hapon, Tay. Po. Si Marcos po ito. Kamusta ka, Tay? Ito. Ha? Ito, madilim pa rin. Ba't nakahubad ka? Di ka nilalamig. Magdamit ikaw, Tay. Tuloy po kayo. Sige lang po, Tay. Okay lang. Okay lang kami dito. Wala po nga dito si Mama. Ah, wala. Mali ka, Dayan. Bakit hindi ka nagpasok ngayon? Pawid naman. Ha? Half day lang po kami ngayon. Ang pasok nyo? Ay, simula umaga, hindi ka nagpasok? Hindi po. Nalimitid yung microphone sa'yo. Iipit mo dyan sa damit mo. Baka po kasi manhin. O, oh, baby, kapit kay ate. Para hindi mo magmatumba. Okay. Kamusta naman dito nung nagbagyo? Halika. Oh, buhatin mo na lang si baby. At wala yata mag-aalaga. Wala po. Hindi, kasama ka sa akin. Ay, takot. Takot sa akin. Kaya ba ni tatay hawakan si baby? Hawak mo na kay tatay. Diyan mo na kay ano, lolo ba? Lolo niya? Tatay? Papa po. Ah, bandiyan pala yung bunso niyo pa rin kapatid. Ano? Kamusta kayo dito nung nagbagyo? Okay lang po. Nagbaha po dito sa bahay. Ay dito, hanggang saan ang tubig dito? Diyan lang man po, kuha po ng tulong ng mga ano. Ah, pero dito sa ano na ito, hindi naman sobra. Pero baha din dito. Kasi naiipon yung tubig oh. Uh-huh. Ibig sabihin, bumaha din. Pagpasok dito yung tubig, hindi? Hindi po, yung gawa lang po sa mga ano. Sa tulo lang? Okay. Tulo lang sa ano? Asan si mama mo pala ngayon? Sa larap po. Anong ginagawa niya? May inaano po si mama din sa Anong ginagawa? Tayo sa trabaho?
Hindi ko po alam, may pinuntahan po si Mama Ay. Kumusta ang pag-aaral mo? Okay lang man po. Ha? Okay lang po. Okay lang naman. Kasi itong bahay na ito, mga kababayan, alam lang ito sa kanila. Kumbaga, sabi ko nga dati sa vlog ko, nung first vlog ko kay tatay, itong bahay na ito, yung parang style, hindi na naipatapos. Kaya sila na yung pinatira dito. Yung bubong nito, luma na talaga. Kahit dito na lang kami. Ano ka din? Kumustahin kita? Anong pinaalam mo sa teacher mo ngayon na hindi ka naman nakapasok? Ano po, mag-aalaga po ako nung sa kapatid ko. Ito naman pong iwanan si mama. Ah, kapag ba umaalis si mama mo ganyan, obligado ikaw talaga yung magbabantay? Mm-hmm. Wala man po mag-aalaga. Paano yung pag-aaral mo kapag ganun? Wala man po kami masyadong gawa kaya nag-update rin po ako. Pero ngayon, sabi ng papa mo, nagpawid ka din daw. Ngayon po, nagpawid nga po kanina. Ah, yun, gawa mo yun? Mm-hmm. Oh, dire-diretso pa rin yung pagpapawid mo? Oo. Uh-huh. Kumusta naman ang pagpapawid? Kumusta ang kitaan mo ngayon? Okay lang po. Order po yan ng anak po ng pastor. Ayan. Taga dito din sa inyo? Taga Santa Cruz po. Taga Santa Cruz. Ilan ang order sa iyo? 100 lang po. Magkano ang bayad niya sa inyo? 700 po. Ang mura talaga dito ng pawid. Kasi mga kabayan, ang 100 pieces sa totoo lang ay 1,000 pesos mahigit na yun sa ngayon. Dati 1,000 sarado yun. Ang 100 pieces, pero sa kanya binibili lang ng 700. Bakit ganun ang bigay? Ganun lang po kasi ang binta namin sa bayan. 700 lang po. Kapag ba yung mismong tao ang may order sa'yo, yung magpapagawa ng bahay, eh ganun pa rin ang presyo? 800 po. O kasi diba, 700 yun kasi, yung pagdadalhan mo, mismong bilihan yun siya ng pawid. Kaya syempre tutubuan naman nila yun. Okay, 700. Opo. Pero wala bang narekta sa iyo na tao? Wala naman po. Minsan yung halimbawa ako, magpapagawa akong bahay, pupunta ako sa iyo, pagawa mo akong pawid. Meron bang ganun minsan? Minsan lang po. Pag wala na po silang makuha na ng pawid, marami din po dyan sa kabila nagpapawid. Ay, ganun. Okay, so talagang ang paggagawa pala ni Dea ng pawid, doon lang rekta talaga sa supplier, sinusupplyan niya, ano? Ganun lang pala talaga. O, nagtanghali, ano ba kayo? Siya na po. Anong ulam niya? Sardinas. Sardinas? Binigay po dyan sa relief. Ah, binigyan kayo ng relief dito? Mm-hmm. Yung nagbagi-baga po. Ah, siya may natira pa kayo? Mm-hmm. Okay. Eh, bukas Sabado, anong plano mo? Anong plano mong gagawin? Pag nag-akit po yung kasamaan ko po, magsasama-sama po. Ah, kukuha kayo nung yung pangtahi? Yung sasayo. Ano nga yung pantahin niyan? Tawag yan? Balingway. Balingway pala yun. Tapos ang sasa pala yung mismong dahon. Okay. Manguha kayo kasi hindi pa kompleto yan. Hindi pa po. 65 pa lang po yan. Ah, 65 pieces pa lang yan. Pakita nga natin sa mama kami. Tingnan natin yung ginawa ni Dayan na 65 pieces. Kulang pa daw at bukas ay kapag may kasama siya, manguha sila. Angkat talaga ng bata na ito. Parang alas yung task ko na. Oh, ito. Ah, okay. Standard size ito? Hindi parang XC. Standard po, size ba ito? Patro lang po kasi yan. Okay. May sizes din. By sizes pala ito. Kasi may mga nakikita ko itong mahaba talaga. Ano? Nagpawid na rin po ako yung dati. Nang ganun? O bakit ka hindi... Order man po yung sakin, ipasadya po sa akin. Ah, pasadya. Depende. Kaya nagawa mo, mahaba talaga yung pinagawa sa'yo. Mahaba po talaga. Hindi lang natin na timingin ngayon na gumagawa si Dayan kasi nagawa na niya. Pero ito mo, yung mga kawayan po siya dito. Panggawa po yung sa bintana ni Papa. Ah, ito? Ah, dito? Siya nga po nagawa niya dito. Oh, paano ni Tatay nagawa yan? Kapa lang po ni Papa. Ha? Kapa lang po ni Papa. Ay, gumawa. Tama si Tatay. Darbin, si Tatay Darbin ay gumagawa pa din ng paraan kahit na hindi siya nakakita. Tingnan niyo naman, ilagay niya ng harang ng kanilang bintana gawa sa kawayan. At hindi siya nakakita. Dayan, kamusta nung makalipas yung ilang linggo na siguro, mahigit kulang-kulang isang buwan na hindi kami dito na pabisita. Kumusta naman yung buhay niyo? Okay lang man po.
Nagpatuloy po ako magpawid at salamat po kanood ang pagkukunan. Talagang diretso lang. Mm-hmm. O paano kapag nitong mga nakaraan na maulan, nakakapasok ka pa rin? Wala man pong pasok. Kapag medyo maulan? Mm-hmm. Kapag ba yung, halimbawa kagaya ngayon, yung ganito, hindi naman sumasama yung ilog na tinatawiran nyo? Ilog ba yun o dagat? Ilog po. Ay, dagat po. Diyan lang po yung ilog, tapos pag sa labasan po, dagat na. May nakita lang kami, Dayan. Bakit hindi dun ka nagpasok sa may school dun sa may labasan? Santa Cruz po. Mm-hmm. Diyan po ako ininuro ni Mama sa larapan. Baka po sa sunod na taon, diyan na po ako mag-aaral. Sabi mo si Mama mo, dito ko na lang i-enroll, ha? Kasi mas delikado yun na sumasakay ka pa ng bangka para na makapasok. Mm-hmm. Ha? Sabihan natin si Mama mo na dito na lang sa susunod. Pwede pati po kami maglaka dyan pag wala kami pumasahe. Ay, dito? Hindi ba malayo? Medyo malayo rin po. Sa totoo lang malayo yun, pero willing siyang lakarin. Malayo po yun yung sinasabi kong school. Medyo malayo, pero kumbaga para sa akin, kaysa makapagsapalaran ka sa bangka, dito ka na lang. Kung may masasakyan ka dyan na motorsiklo o tricycle, okay na yun. Pero pag walang pumasahe, kaya mo lakarin yun. Nilalakad lang po yun namin ni Mama pag nalako po kami isda. Ay, naglalako ka din ba ng isda? Yung nakadati pa po, yung may naangkat na po kami dyan sa larap. Pero ngayon po, di na po kami naglalako. Wala na po kami pinagkukulang isda dyan sa anak. Pero dati naglalako ka pala. Kasama ko po si Mama. Ano yung kasabay ng pagpapawid? Mm-hmm. Pinagsasabay mo yun? Pag ano po, pag wala po akong pawirin, nasama po kay Mama paglalako. Tapos pag may pawirin po, napawid na lang po muna. Grabe ano. Ang sipag ni Dayan na bata. Isipin yung tutulungan ni Mama niya maglako. Tapos pag uwi niya pa, magagawa pa ng pawid. Kasi nga, doon lang sila kumukuha ng ano. Hindi ibig sabihin pala, kahit pa paano dati, may katulong ka na mag-provide ng mga pangailangan ng ninyo. Ano, yung sa pagtitinda ng isda. Pero ngayon, solo mo talaga? Mm-hmm. Di na po ngayon nakatinda si Mama. Ano nga ulit ginagawa ni Mama mo sa ano? Saan po? Doon sa pinuntahan niya ngayon? Hindi ko rin po alam at nag... Pero hindi ito related sa trabaho? Hindi po. Kasama lang po yung lola ko. Okay. So, talaga palang solo ni Dayan lahat dito. Mm-hmm. Lahat ng gastusin. Sa pagpapawid niya, iniasa yun, mga kabayan. Kaya, nakakabilib na nasa sa murang edad niya, nakakabuhay ng pamilya. Lalo na kapag nakapagtapos si Dayan. Tapos alam niyo yun, magkatrabaho na siya para naman sa mga anak niya. Sigurado, lahat gagawin niya para sa mga anak niya. Ito nga, sa mama at papa niya, sa mga kapatid, ginagawa niya lahat. Yung kapatid mo may asawa, umuwi ba dito? Yung nagbagay po, nandito po siya. Dito sila nag-ano? Hindi po, yung ate ko lang po. O inabot dito ng bagyo? Mm-hmm, inabot po dito ng bagyo. Nagpunta po siya dito, maganda pa po yung panahon. Tapos kinagabihan po yun, nagbagyo na po. Okay. Oh, dahil meron lang ako sa iyong gusto pang tanong. Paano kung may oras na yung kinikita mo sa pagpapawid, alam mo yun, ang bilis lang kasi maubos ang pera. Mm-hmm. Oh, di ba? Sabi mo 500 yung inilalaan mo dito, 200 yung para sa pagpapasok mo. Mm-hmm. Paano kung dumadating yung time na ubos na yung allowance? Binibigyan na lang po kami ng lola ko. Minsan po nangungutang na lang si Mama. Buti pinapayaran naman kayo. Mm-hmm. Pinabayaran man din po ni Mama kapag may ano. Kung nakapagpawid ka. Mm-hmm. Grabe, isipin yung limandaan. Isang linggo ba yan? Alin po? Yung limandaan, ina-allowance yun? Ilang araw? Sa isang linggo po, pinagkakasya po namin. Yung 500 pesos? Mm-hmm. Grabe, ano? Wala ba kayo dito mga tanim-tanim na gulay? Wala po, yan lang po. Na ano nga po ng bagyo yung sitaw ni Mama. Sitaw na nga lang, nadali pa ng bagyo. Ang gabi, tulog kami, walang kainan. Apa, bakit? Bakit wala po kami na kainan. Bigla. Natulog kayo nung walang kain? Walang kain. Nung bagyo? Yung ano po, pagkatapos. Nakaraan lang pong araw. Mga tlong araw po ngayon. Bakit dahil naubusan kayo ng ano? Mm-hmm. Wala na rin po man ibibigay sa amin yung lula ko pa at naubos na rin po.
Ano ito mga kapatid mo, maliliit din, natulog din silang walang kain. Tanggal! Yung ano po, yung tira pong kain namin, sila na lang po yung pinakain namin. Tapos kayo? Hindi na pa, natulog na lang po kami. Maiyak man po yan pag magugito. Ano naisip mo din kapag mga ganyan sitwasyon? Naawa po ako doon sa mga kapatid ko. Yung ano nga po, yung kapatid ko nga po maliit, wala na pong naano kay mama, nabibigit. Hindi nga po nagkain si mama. Kasi di pong iyak nung nakaraang gabi. Kaya din sana magsilbing ano sa'yo ito, no? Itong mga dinadanas niyo ngayon, eh, magsilbing lakas mo para mag-aaral ka, magpursige ka sa pag-aaral mo. Para pag nakatapos ka, hindi na maranasan ng mga magiging anak mo yung ganito. No? Kasi di naman talaga din papunta, di ba? Sa pagpapamilya. Kasi ang hirap kapag ganito din dinanas ng mga anak mo. Diba, ikaw nga naawa ka sa mga kapatid mo. Para si mama at papa mo nagtiis din ng gutom. Yun ang kinabukasan, paano? Ano man po, nag-ano lang po kami, nag-tiba po din ng saging, binigyan na lang po kami. Ginataan namin. Marami ano, mga kabayan. Hindi kasi masyadong nakikita ng gobyerno itong mga ganito mga kabayan na dapat ay sila yung priority din na, ano, na bigyan ng tulong. Kumbaga, maliban sa mga manidin, yung mga kagaya nila na naghihirap ang dapat pinapriority sana ng gobyerno. Hindi yung meron na. At minsan kasi nangyayari kung sino yung meron na sila pa yung nabibigyan. Kaya dapat sana kung sino yung wala, piliin naman sana ng mabuti. At yung mga nanunungkulan naman, na mga nasa barabarangay, kahit yung mga kamag-anak natin alam naman nating meron, basta may mga ganyan, iunahin pa natin sila. Huwag na sana ipaubayan na natin sa mga kagaya nila dyan na talagang kapos na kapos sa buhay. Kasi tanong yung papa niya, hindi naman makapagtrabaho. Dahil nga sa nangyari na yun, nalabulag dahil sa trabaho. Sa mga hindi nakaalam, ang trabaho kasi ni Tatay Derbin dati pagsisid sa fish pan. So siguro sa tingin niya may nakapasok na likido sa mata niya kasi yun daw ay para may maduming-madumi na yung tubig. So yun yung nagsanhin ng isa sa pwedeng sanhin ng pagkabulag niya. Na ngayon, si Dayan yung nagsisuffer o sumasalo ng lahat ng responsibilidad ng pamilya nila. Okay, then yung vlog natin nakaraan, eh, madami din nakapanood sa Facebook na, sa Facebook, nakita mo ba? Mm-hmm. O, ilang views? Pagkakita ko po naman, nasa 3K po. Ah, bago pa lang? Aha. Sinerge po kasi nung ano ko, lola ko po yung pangalan niya, nakita mo po yun. Ah, nung pagkagaling namin dito yon, mm-hmm. O nung mga ilang araw na ma-upload, nakita mo 3K pa lang yung views. O ngayon, million views na yun. Madami ng taong nakapanood sa iyo na nahabag at may natutunan din sa ginagawa mong sakripisyo sa pamilya mo. At sigurado ako yung mga kabataan dyan, napagsasabihan na ng mga magulang dahil sa napanood din kay Diana. Pagbutihin nila yung pag-aaral kasi kagaya nga ni Diana, hanggat pinag-aaral sila, hanggat sinusuportan sila kasi kagaya ni Diana, siya nagsusuporta sa sarili niya. Diba Diana? Okay. Ay, huwag mo. Baka maipit yung bata yung kamay sa pagkakatok. Okay. May nagpaabot sa iyo ng blessing. Ito, nung bago pa kami pumunta ng Isabela, siguro mga 3 weeks ago, dapat pupunta muna kami dito sa iyo. Kaso nga lang, kapos na kami sa oras. Kaya yung nagpaabot noon, alam niya naman to kung na siya po yun. Kasi wala naman ibang nagpaabot nung time na yun. Na nagpadala ng 2,000 pesos. Salamat po sa iyo, ma'am. Hindi ko lang talaga mahanap dito. Hindi ko na-expect na wala ditong signal. Ang ina ng signal, ano? Hindi ko mahanap sa Messenger na dapat pala doon pa lang hinanap ko na kanina. Hindi ko naman din alam. So, yun. Salamat po sa iyo. At kahapon, may nagbigay din ng 2,000 pesos para kay Dayan daw. So, yun. Maraming salamat po. Kahit na matagal na yung upload sa Facebook, may mga nakapanood na bago. At may busilak na puso, nagpaabot kay Dayan. Kaya bibigyan po natin kay Dayan. Okay, waka mo Dayan. Isa. Dalawa. Tatlo. 4,000 pesos. Salamat. Wala ka naman, sana makatulong sa inyo, ha?
Anong plano mong gawin? Bibili po namin bigas, tapos mga grocery po. Tapos pang alamas pa rin po pang baon. Sa pagpasok? Pero sana din, huwag mo mawala yung pagiging masipag mo ha. Kung ano yung sipag mo na nakita namin nung una ka namin bisitahin, sana huwag mong baguhin hanggat kailangan ka pa din nila mama at papa mo. Eh, may naisip lang ako paano kapag kailangan mo ng halimbawa na lang, magkaroon ka ng oportunidad, makapag-aral ng kolehiyo. At wala naman dito. Mm-hmm. At kailangan mo silang iwan, paano yun? Sa tingin mo lang, ano mas pipiliin mo? Mag-aral ng kolehiyo na mapapalayo sa kanila? O dito ka muna? Mag-aral po kasi malaki naman na po yung kapatid ko na. Kaya naman din po yan ni mama. Pakapumpanit mama ang trabaho. Gusto mo mo magkatrabaho, magtrabaho din ang mama mo? Mm-hmm. Dati ba ano yung mga naging trabaho ng mama mo maliban sa pagtinda ng isda? Naging katulong din po yan si mama. Kasang bahay? Mm-hmm. Maliit ka pa nun? Ano po, grade 6 po ako nun. Grade 6? Mm-hmm. Oh, okay. Kasi gusto mo din siya makapagtrabaho. Mm-hmm. Gusto rin man din po ni mama yun. Naawari po. At saka kahit kung hindi man, kung sakali lang, halimbawa, hindi si Dayan pala rin o kapag-aaral ng kolehiyo, eh, siyempre magtatrabaho na siya, di ba? May iwan at may iwan niya rin sila mama at papa niya talaga dito. Handa ka ba dun sa ganun? Kasi anong grade ka na ngayon? Grade 9 po. O grade 9, 10, 11, 12, 3 years na lang, magtatrabaho ka na. O mag-aaral, alin man doon sa dalawa, yun lang naman yun. Eh ngayon ba naiisip mo na yung mga ganun bagay? Hindi pa. Iniisip ko nga po at nagtatanong po yung mga klase ko kung ma-college na po ako. So sabi ko lang po pag hindi po kinaya ni ano, ni mama, pag-aralin matrabaho ko muna ako. Kumbaga na pag-uusapan nyo naman. Mm-hmm. So anong gusto mo sabihin sa nagpaabot sa'yo ng blessing? Ano po, maraming salamat po sa mga nagbigay tulong po sa amin. Blessing po kayo sa amin, Lord. Yun lang po. Okay, pati ako salamat din po sa inyo. Hindi ko din natanong kasi kung gusto nila magpabanggit o hindi. Kasi may mga sponsor na ayaw, mayroong gusto. Hindi kasi natin alam kung gusto nila magpabanggit din. Hindi ko nga natanong. Basta alam mo naman ang Panginoon yan at alam nila yan na sila yung nagpaabot. Dalawa kayo na nagpaabot tayo. Yung kahapon, o nung isang araw man, tapos yung bago kami pumunta ng Isabela, nasa nag-message pa nga ako sa kanya na pasensya na hindi ko pa po madadala kasi nga kailangan na yung pumunta ng Isabela, kulang na kami sa oras, pagbalik ko na lang. Kaya ngayon, pagbalik namin, binisita namin si Dayan. Okay, o ngayon, pagbalik ng mama mo, sana may ano na kayo. Baka may yung nagdi-discarte din yung mama mo din. Mm-hmm. May tirang bigas na mo po kami dyan. Kanina lang, ay kahapon lang po binigay mo. Ang kapon? Paano kung walang relief? Ano naman po kami dun sa lula ko? Binibigyan man po kami yun. Pag wala po pa, walang wala po kami. Doon lang kayo mahingi? Mm-hmm. Kaso nga lang, hindi rin naman pwede na habang buhay ganun, mm-hmm. Diba? Maunawa naman siguro yung lola si Dayan kasi alam yung lola niya na si Dayan ang buong buhay dito. Kaya tinutulungan na lang din, naawa din siguro kay Dayan. No? Mm-hmm. Okay, kausapin ko muna si papa mo, ha? Okay. Mayroon ko muna ito. Ito. O, tay. May kaunting pera kayo, ha? Mm. Pinagkalob sa atin ng sponsor. Anong gusto mo sabihin sa mga nagpaabot ng tulong? Napasalamat po kami sa nagtulong sa amin. Sana po ay... Huwag po silang magpagtulong sa amin, katulad sa amin. Ingat po sila sa lahat ng nagtatrabaho sila. Okay. Maraming pong salamat. Okay. So, tatay, sa susunod, sabihan si nanay na dito na lang si Dayan mag-aral sa malapit. Mm-hmm. Ha? Oo. Bakit ano bang pinagkaiba doon tsaka dito? Wala bang tuition fee doon o meron ba dito? Meron man yan. Meron din, may tuition fee din. Mm. Okay. So, sinapit mo dito ay sa Santa Cruz. Oh, yun nga. Yun yung nadaanan namin school na sabi nga ni Raskin, bakit hindi doon nagpasok si
itong anak mo, si Dayan. E doon yung mas malapit. Okay. So, ano, Dayan, ganito. Kailan ba ang tapos ng, ano, schooling? April? Hindi ko lang po alam, hindi ko nakatingin. Okay. Hindi ko kasi alam kung na, ano, kumusta yung kanilang grades mo, kumusta? Okay na lang po. Kaano, kahapon po, nalaman ko po yung grades ko sa atin. Naka 90 man po ako. 90? Mm-hmm. Pero ka bang, yung ibang mong subject, kumusta? Ano ba, science, ganyan. Okay naman. Sa science po, 88 po ata ako din. Hindi pa man po sa akin pinapakita yung dahil. Ibig sabihin mataas yung grades ni Dayan. Mataas yung Dayan, no? Kasi sabi ko nga sa vlog ko noon pa ang grades ko lang nung nag-aaral ako 74 lang lagi. No, kaya yun sa iyo mataas 'yun. Ha? Huwag butihin mo. Meron bang bagsak? Wala naman. Hindi ko lang po alam sa math. Ah, laging math yung ano-ano. Kasi mahirap, ano? Sabi mo kay teacher mo, "Ma'am, invento na po yung calculator eh dapat calculator na lang pang kwenta natin." Hindi ano yun, kumbaga hinahasa yung isip natin dyan ay kung paano tayo soon nagkatrabaho na bumilis yung ano natin, yung response ng utak natin, di ba? Sa mga computation, ganun lang naman yun. Okay, so, ito kapatid mo ba itong dalawa? Mm. Kapatid mo yung pare? Halika ni, halika. Pang ilan ito sa kapatid mo? Pangatlo. Pangatlo? Sa akin. Ito, nagkain ba ito nung last time na hindi kayo kumain? Hindi po, yun lang nga pong dalaw na. Hindi ka din nagkain? Nung gabihan? Grabe naman. Yung isa ko pong kapatid, doon naman na po yung silula ko. Yung isa ko pong kapatid na lalaki. Buti hindi ka nag-iyak? Hindi naman. Bakit sanay ka na? Kawawa naman. Sanay na nagugutuman. Pero ngayon may pagkain na kayo, ha? May pambili kayo palang pagkain, makakain kayo, ha? Ano bang gusto mong kainin? Kanin. Yeah. Babaw ng kahilingan ng bata. Gusto lang makakain ng kanin. Ngayon yung madalas eh, wala sa kanila. Nag-aaral ka din? Ang galing mo sa pag-aaral mo, ha? Ano bang gusto mong dalhin dito ni Kuya Marco sa susunod? Mahilig ka ba sa spaghetti, pansit, bihon, sopas? Anong gusto mo? Gusto mo yun? Sige, dadalang kita sa susunod, ha? Tapos papaluto mo kay ate o kaya kay mama, ha? Sige. Anong pangalan mo? Dalia. Ito isang gutom nung nakaraang gabi. Na tulo na lang po yan. Ano, susulo na? Makalat lang po yung kanin. Hmm, kakunti. Ganyan yun lang ang kanin niya? Pinakalat lang po niya may sanay. Ano? Pero marami pa naman kayong kanin. Yung bahag na. Pero ganyan lang kinakain niya. Parang matigil lang yung pag-iyak. Okay, tingnan mo ang kusina niya. Tulo anak ko yan. Ha? Tulo anak ko yan. Ang lawak pala sa ano ng kusina niyo, ano? Tapos nabagtakot po ito. Ayan? Ang grabe. Sira-sira na din pala itong ano nila, mga kabayan, kusina. Talagang parang luman-luman na din talaga itong bahay nito. Kasi tinan nyo, wala nga, hindi nga napagawa ng may-ari ng bintana. Inalagyan na lang ng tatay o adar mo yung ano, kawakawa yan. Ikaw, yung bata, ulang-ulang. Ano po? Yung bata, ulang-ulang. Hmm. Anong ulam mo? Lalaki ba ito? Apo. Wala kang ulam? Takot. Takot. Tabihan mo daw siya. Anong pangalan nito? Ano po? Daniel. Daniel! Kain ka na, Daniel. Huwag ka matakot. Dali. Natatakot. Sige. Sige na. Pakita ko yung isa nilang kapatid dito. Si, mas pangalan ito sa'yo?
Oh, ito yung isa niyang kapat, may tsura din. Ito yung kaso lang nag-isawa na, ano? Nag-aaral pa rin po yun. Pero nag-aaral pa din kahit na nag-isawa na. Kumbaga, pero bata pa nag-isawa, no? Ilang taong pa lang? 16 ba? Tawa? 16 na nag-isawa. Ayun yung sabi ko, huwag mong gayahin, ha? At ano, naging mapusok. Mapusok. Si ate mo. Okay. Mapunta na rin kami. Magaling ko na yung tutun. Salamat. Walang ano man. Tatay Darwin, una na rin kami, ha? Salamat po. Magpakatatag lang, ha? Wag sukuan yung mga nangyayaring pagsubok sa inyo. Ganyan talaga, lahat naman may pagsubok. Kami din naman, meron din. Lahat tayo meron, ano? Siya po. Kaya tayo lang yung gagawa ng paraan, paano natin malampasan yun? Diba? Sige, Dayan, ha? Tay. Sige. Ingat po kayo. Salamat, tay. Okay, at shout ko na din dito si Ninang Adelina at anonymous sponsor at kay Ninang Adelyuson at sa nagpaabot din ng tulong kina Joygie at Herlin. Hindi ko na kayo maisa-isa, basta salamat po sa inyo lahat. At paano ba, yung mga naghahanap kasi ng update kay Tatay Nilo. So, di ko alam. Bibigay ko na lang siguro sa live ko. Magla-live na lang ako para malaman din ng lahat. Magla-live na lang tayo. Pero, yun, may mga gusto din magpaabot pa ng blessing kaso wala pa namang contact. So, updatean ko na lang kayo. Salamat ulit at God bless yung supporta niyo Marcos TV channel. Commander Marcos Runs TV, cameraman natin. Supporta niyo yung team namin, Team Marcos. Salamat po.